first time in Rachel. Tinanggal na rin ako sa Royal Wellness. Ganun lang na ako dalhin pitawan sa kawalan. Kung hindi na ikaw yung VP, sino na? Hindi, napakagaling nilang anak, si Adrian. Kaya point pa siyang CEO. Hindi ako papayag na dito matatapos to. Papakita ko sa kanila na mali yung desisyon na napitawan ako. Nakahanap mo po ako ng paraan para makakuha ng sample ni Adrian. Magiging gathering at networking event ang announcement ng pagiging CEO niya. Sigurado ako na invited po si Conrad doon. Panahon na para ipakilala niya ako bilang anak niya. Lena, you're being reckless. Ilang beses ba kailangan mong masaktan bago ka magtanda? Jordan, hindi pa nila napagbabayaran ang pagkamatay ni Lolo. Bakit ako ihinto? Kung palagi ka nalang kumukontra sa lahat ng plano ko, wala ka ng lugar sa grupong to. Umalis ka na, Jordan. Hindi ka namin kailangan. Sorry. Late na ba ako sa family reunion natin? What is she talking about? Rachel, magkapatid tayo sa ama. What are you plotting this time? Lena, mas mabuti siguro umalis ko muna, ha? I have to talk to them. Willing naman ako na kalimutan ang lahat eh. Hanggapan niyo lang ako sa pamilya na to. Elena? We'll give you space to talk. Alis na kami. Wait. Parang hindi kayo nabigla. Ano alam mo dito, ma? Mag-usap na lang tayo on the way back. Wait, hindi. Ngayon natin pag-usapan. Let's go, Adrian. Let's go. Sensya na kayo, hindi ko kagad nasabi sa inyo. Sa labas? You cheated on Mom? At sa dinami-dami pa ng tao, si Lena pa. Say something, Dad. Anong totoo? It's a lie. It's a lie. That's the only way para mapigilan ko siyang sabihin ang katotohanan. Anong katotohanan? Anong hawak ni Lena laban sa'yo? Rachel, malalaman mo na sa tamang panahon. But for now, you have to play along. At kung hindi, pare-pareho tayong mapapahamak. Pag-ibig ko lang. Galing ako kina Rachel. Nagpakilala na ako bilang kapatid niya. Anong naging reaksyon nila? Ate, kung nakita niyo lang po sana mukha ni Rachel, hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ang babaeng umagaw sa asawa niya, aagaw na rin sa pamilya niya. Nasabi mo na ba na gusto mong sumama sa appointment itong si Adrian? Hindi nga po eh, kasi pag-alis nila ako agad. Ayoko rin naman pong mahalata nila ako. Swerte na nga po sana dahil nandun dun si Adrian. Wala ba si Jordan? Alam ko, hindi na natin siya kasama. Ha? Bakit? Nag-usap na po kami. Hindi na po siya kasali sa grupong to. Ano nangyayari? Besh! Ma, kanina pa ako tanong ng tanong sa inyo, wala kayong isang sinasagot. You care to explain what happened? Anak ba talaga ni Ninong si Lena? No. Nalaman ni Conrad na pina-DNA test nila si Lena at si Conrad. Inaalam kong siya nga ang ama nito. Negative ang results pero minanipulate ni Conrad para palabasin na siya nga.
At bakit? Para madali niyang makausap si Lena bilang ama nito. Para madaling mapasunod at huwag tayong kantiin. Ma, there are other ways to control this woman. Bakit ito? Okay, I know you deserve to know the truth, anak. Pero siguro, huwag muna ngayon. Ma, anong meron sa inyong dalawa ni Ninong Conrad? Bakit may mga bagay na kayo lang yung nakakaalam? Gumagawa ko itong lahat para sa ating dalawa. Para sa ating lahat. At huwag na huwag mo itong mapanggit sa daddy mo. Do you understand? Do you understand? Sige, Ma. Ngayon papayag ako. Pero huwag natin ito patagalin. Ayoko na naglilihim kay dati. Hindi ba dapat kayo din? I don't understand, ate. Why should that lie? At pata tayo. Ba't kailangan natin tanggapin ang isang kasinungalingan? Ba't di na lang niya darachan sabihin kay Lena na hindi niya to anak? Dad must have a very good reason, Alison. Parang okay lang sa'yo, ate. Because I trust Dad. Kung ano man yung dahilan niya. I'm sure it's for our own good. So, pag tumira yung Lena na yun dito, aarte tayo na parang tanggap natin siya bilang isang kapatid? Parang di ko ata kaya yun, ate. Ang hirap? Kung mahirap para sa'yo, mas mahirap para sa akin. That woman destroyed my marriage. What? Siya ang may dahilan? She came between you and Kuya Miguel? At pwede si Kuya Ida yan, niloko niya, di ba? Kapag tumira dito yung babae, gagawin kong impyerno yung buhay niya. Pagsisisihin niya, pinanganak siya. Bakit niya ginagawa ito? This lie is supposed to work in our favor. Hindi ko rin alam kung anong binabalak mo. Posible kaya na alam na niya ang totoo? Imposible. Malaki ang binayad ko sa klinik na yon. Tuso yung Lenang yan. You need to get to the bottom of this. Bottom of what, exactly? Kailangan mong malaman tungkol kay Lena. At sino yung kausap mo tungkol sa kanya? May hindi ka sinasabi sa akin. Tulad ng pagpunta mo kay Conrad kanina. Wala. I was just talking to Miguel. Pinipigilan ko lang ang divorce nila. Dahil alam ko, parte ito ng plano ni Lena. Kaya rin ako pumunta kina Conrad kanina. Let me see her. No. Is everything okay here? Ang daddy mo kasi ayaw maniwala na kinoconvince ko si Miguel against the divorce. Yun din ang dahilan kung bakit ako pumunta sa bahay ni Rachel. Right? That's true. Sumama ko kay Mama kanina. Alice, matawag ka. Rambo, kailangan ko lang ng kausap ngayon eh. Bakit? Problema ka ba? May kinig ako. Paano kung yung isang kapamilya mo may pinapagawa sa iyo isang bagay na hindi mo matanggap? Gagawin mo kaya?
Kung para sa ikabubuti ko, oo, gagawin ko. Pero siyempre, sa una, aapila muna ako, magdadabog. Pero sa bandang huli, gagawin ko rin. Talaga? Oo. Kasi mahalaga yung pamilya ko sa akin. Alam mo naman yung nangyari sa totoong pamilya ko. Pareho pala tayo may problema ngayon, no? Bakit? Ano nangyari sa inyo? Si Kuya kasi tsaka si Tatay nag-away. Si Tatay yung sinisisi ni Kuya sa nangyari sa taong mahal niya. Akala ko pa naman okay din kayo ng pamilya mo. Nagkakatampuan din pala kayo, no? Oo. Pero okay lang yun. Andiyan ka naman para makinig sa akin, eh. I'm always here for you, Rambo. Ha? Nag-English ka ba? Hindi. Choppy lang. Ang sabi ko, nandito lang ako lagi para sa'yo. Ako rin. Lagi ko nandito para sa'yo, Alice. Kasi mahalaga ka sa akin. Mahalaga? Ako? Oo, kasi gusto ko ita. Ano? Wala. Ang sabi ko kasi, siyempre, magkaibigan tayo. Rambo, narinig ko yung sinabi mo. At hindi mo naman kailangan matakot, ha? Bakit? Dahil parehas tayong nararamdaman. Ibig sabihin ba nito, pwedeng tayo na? Agad-agad? Ligawan kita. Ikaw bahala. Ma, I am telling you, hindi habang buhay, makakapagtago ka na lang kay Dad. Ba't pa ayaw niyo sabihin yung totoo? Kung ayaw niyo sabihin yung totoo, ako kikilos. Adrian, if you know what's good for you, hindi mo gagawin yan. Bakit ba ako kasama sa sekreto niyo? Brian. Hello, ate. Nasaan yung passport ko? Inip-inip na ako dito. Maraming problema sa kumpanya kaya hindi namin maasikaso. Pero makakarating din yan. Mag-alala. Siguraduhin mo lang. Dahil pwede akong dumiretso kay Lucas. Mapipilitan akong magsabi ng totoo. Para lang matulungan niya ako. Tinatakot mo ba ako, Brian? Ha? Ako ang kapatid mo. Ako ang nagpakain sa'yo nung namatay ang magulang natin. Ako ang nagbigay sa'yo ng trabaho. Ako ang bumubuhay sa'yo. Tapos ako pagbabataan mo? Parang magsalita ka na parang wala akong ginawa sa'yo, ah. Di ba ako tagalinis ng kalat mo? Sa gawin nyo lang ang pinangako nyo sa akin. At mananahimik ako. Ma? Si Tito Brian, alam? Yan yung pinagtatakot niya sa'yo? Adrian, you are reaching. Walang kinalaman si Brian nito. Dad. Sino na papasok sa'yo dito? Ang usapan natin sa labas tayo magkikita. Dad naman, walang kailangan magpapasok sa akin dito. Anak mo ako. Bahay mo to, kaya bahay ko na rin to. Anong kailangan mo pagkatapos mong guluhin ang mga anak ko? Guluhin? Hindi ba dapat na naman talaga malaman ng mga kapatid ko ang totoo? Oo. Sa tamang panahon, hindi yung mabibigla mo. Dad, kung hindi ko ginawa yun, habang buhay mo akong itatago. Gusto ko lang naman, ipakilala mo ako bilang anak mo. Di ba napag-usapan na natin yan? Pero nagbago yung isip ko. Katapos ang ginawa sa akin ni Rachel, nakapag nalaman niya na kapatid niya ako, hindi niya pagtangka ng buhay ko. Ano
ka ba? Hindi niya gagawin yan. Mabait si Rachel, hindi niya yung gagawin sa'yo. Dad, anong hindi? Ginawa niya nga eh. Bakit mo ba siya pinagtatanggol? Anak mo rin naman ako ah. Dapat maging patas kayo sa amin. Don't worry. Wala naman akong habol sa yaman ninyo eh. Gusto ko lang, formal mo akong ipakilala sa mga constituents mo. Bilang anak mo, pati na rin sa mga kasosyo mo sa negosyo. Ang dahil sa ginawa sa akin ni Rachel, nalagay sa peligro ang business ko. Kaya, kailangan ko yung mga connection mo. Yan lang ba ang gusto mo? Kaya kong gawin yan. Pero ipakilala mo ako sa araw ng appointment ni Adrian bilang CEO. Para lumiit yung competition. Mali mo, Royal Wellness lang pala ang matagal naming hinihintay na partnership. Hindi ko magagawa yan. Maiinit ang dugo ni Lucas sa'yo. Dad, anak mo ko. Ngayon ka lang makakabawi sa'kin. Sige, I'll see what I can do. Thanks, Dad. Kapal ng mukha ng Lenang na yan para pumunta ulit sa mansyon? Nanadya yan kay Rachel at pati sa'yo. Sa restaurant dapat kayong magkikita. Pero dumiretso rito. Wala na akong nagawa. Ano nangyari sa usap niyo? Abang kailangan ng babae niyan? Marami. Gusto niyang gamitin ang pagiging ama ko sa negosyo niya. Gusto niya ipakilala ko siya na anak ko. At gusto niya gawin ko ito sa appointing ni Adrian as the new COO. She knows about that? Yeah. Nagulat din ako. Lalo tuloy ako napaisip. Bakit doon? Sabi niya, gusto niya doon para makadikit ang mga connections ko. Yan ang sabi niya. Pero iba ang kutob ko. Bakit siya lalapit kay Adrian? At ginagamit ka pa niya? Ano kaya pinabalak niya? Conrad, this is bad. Kung tatay talaga ang turing niya sa'yo, sapat na yon para hindi niya ilabas yung sikreto. Pero bakit parang iniipit ka pa niya? Hindi ka man niya ginagalang. Para kang pinamanipula at pinapasunod sa gusto niya. Conrad, hindi kaya alam na niya yung tungkol sa results? Yan ang kailangan kong ikumpirma. Dahil kung ang sagot dyan ay oo, kailangan natin maghanda ng bala laban sa kanya. Hindi ko sila atrasan. Hindi po ako natatakot sa kanila. Ngayong Miyerkules. Tungkol sa DNA results. May nakakaalam ba? Anong tatay? Walang ganun. Tungkulin ko yan bilang magulang ninyo. Hindi ko nga kayo magulang. Ampun nyo lang ako. Baka gigil lang kaya nakabantay. Pinagamit mo lang ako. Nang hindi naman kita tunay na anak. Sa tingin mo ba paniniwalaan ni Lucas ang mga sasabihin mo? Hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. La Vida Lena.